Hi guys, Joyans here again. Ito yung garden ko, mga tanim kong konti lang. Ito, una yung ampalaya, may sa baba, may sa taas, may nakatrilis. Maulan kasi ang panahon natin guys, kaya hindi sila yung nagpurus ng madaming bunga. Yan o, kung nakita nyo, may mga toyong dahon na mga upo, lahat sila nagaganyan. Pati yung sa sayote, patula, na ano sila sa ulan. Parang natutuyo. Ano yun? Nalalanta. Yan, madami yan sila. Kahit saan may mga puno ng ampalaya. Kahit pakunti-kunti lang ng tanim, at least meron tayong makukuha. Organic yan sila. Kaya kung makapansin nyo, may maraming mga uod dahil hindi ako nag-i-spray na synthetic. Ito naman yung tanim kong honeydew. Nung nasa baba na sila, hindi sila naka-vertical, ay nagbubunga sila ng madami compare sa naka-hanging siya. Kung naka-trellis siya na pa-vertical, hindi nagpupulos, napansin ko, hindi nagpupulos ng maraming bunga. Iwan ko lang yung sa iba, pero sa akin ganyan ang nangyari. Oh, ang dami nila. Hindi sila lumalaki, ganyan lang ang kaliit. Ito naman yung tanig kong sorghum. Gusto ko lang silang tingnan, hindi ko hinarvest kahit sobrang ano na nila. Pwede na silang i-harvest kasi tingnan nyo, may tumubo na, pwede na itanim, nag-germinate ng kusa. Gusto ko lang silang tingnan kaya ayaw kong putulin tsaka nabag. May tanim akong iba doon na konti lang, pag mamunga na yun, yan i-harvest ko yan. Pati yan may nag-germinate din. Yan, ang daming nag-germinate. Pwede na itanim. May natubo ding sa baba nito may natubo ding palay. Yan, isang puno lang ng palay. Gusto ko yung palay na yung sa ginagawa sa anong palay yung tawag ka, yung nasa wheat, yung ginagawang wheat, yan si sorghum. Ito yung ibang tanim kong sorghum. Kabulaklak lang. Katabi ang palayan. Yan, kunti lang ang tanim. Dahil kunti lang din ang area. Sana kung may malaki kaming lupain, tamnan ko ng sorghum. Yan, intercrop ay talong. Yan. Residential lot lang kasi itong bakanting lote ng lolo ko. Ulit sa
sorghum na ito yung pinakauna kong tanim na sorghum. Sorghum yan lahat yan, pero ano, namatay din kasi nga palaging nauulanan. Si upo, may tanim ako upo, may bilog, may pahaba, malaki na siya. Pagulangin ko para itanim ulit, pati itong isa, itong mataas. Unang bunga yan, kaya hindi na kami nakapagpabunga pa ng madami, isang puno lang kasi. Pero okay lang, may mga ibang tanim naman kaming upo, lalo na itong ano, malakas mamunga, yung bilog. Yan ang trellis ng upo ko hanggang doon. Yan, kawayan lang yan guys, ako ang gumagawa. Easy lang naman. Ito yung ibang variety ng ano, bilog siya na spotted. Yung isa plain lang yun. Maliliit pa ang iba. Ito yung unang bunga. Unang bunga yan ng spotted na bilog na upo. Yan si upo. Gusto umuulan ka ngayong panahon guys. Gusto ko nang mag-init para magtanim ulit kasi yung mga seedlings pag ulan hindi nagtutuloy. Kaya itong mga tanim ko nung hindi pa naulan, itong nagbunga na, ito na lang ang ano, pinapatapos ko. Tsaka magtanim ulit. Madalang lang mag-init. Ulan init sa panahon ngayon. Okay lang naman din yun kasi pag mainit hindi nakatamad, mahirap mag garden pag mainit. Si upo, hindi pa ito namunga. Tambuli to, unang tambuli ko kung mamunga na to. Ito yung last na ginawa natin ng trellis. Katabi niya yung ibang mga upo. Yan, namunga na siya. Ay, iba yun. Yung bilog yan. Si pipino. Nagsidling ako ng pipino, guys. Namamatay din kahit ano. Madalang lang kasi ang init. Kaya yung mga seedlings namamatay, nalalanta kahit pinapasilungan ko. Yung santong namin, namunga na siya. Pang ilan ba ito? Every once a year lang ito magbunga guys. 2002 pa ito tinanim. Kaya ilang ngayon, 2020. 18 years? Ang tagal na to. Noong mga early days pa nito, hindi, wala ako dito sa amin. Yun daw ang matamis daw to, sobrang tamis kahit hilaw. Pero ngayon okay lang naman din daw pag sobrang hinog. Natikman ko din, matamis siya kahit ano. Natamisan naman ako, hindi naman ako naasiman. Yung iba lang na gusto ng yung taste bud nila ay palaging matamis. Yan sila mga santol. Madami. Ito naman ang tanim na cosmos bulaklak. Sa tabi lang ng bahay namin to guys, simbahan namin, tanim ng nanay ko ang mga bulaklak na ito, cosmos. Madali lang kasi isaboy mo lang, tutubo na. Ito naman yung zinnia. Yan. Hindi yan nawawala, palagi nandiyan yung sinya. Ito yung malaki na ang kalabasa na napulunit natin successful.
Yan, hanap tayo ng i-pollinate. Wala. Walang lalaking bulaklak. Kaya try na natin manood ng mga bulaklak. Ayan, lalaki ng dahon. Pinagapang ko na lang siya dun sa nursery ko ng mga bulaklak. Ito yung seedling ng sunflower. Ito naman ang seedlings ko ng malunggay. Yung iba namatay, yung iba hindi pala namatay. Pag ulan na lumipad kasi hindi ko nasilungan. Ito yung rose na orange, yung dahon niya ay pula, pula din ang bulaklak. Ito yung nasa worm bin ko na tinapon kong substrate ng mushroom, may tumubong oyster mushroom. Ayan. Pwede yan ipakait sa African night crawler, yung nagpo-produce ng vermicast. Pwede ipakain pasta na composted na ang substrate. Yan. Try kong tingnan kung may ENC ba. Tingnan lang natin. Ayun. May nakita ako. Yan, may tumubo. Diyan lang yan siya. Kasi hindi ko alam kung malinis ba o hindi, nasa worm bin eh. Hindi ko yan kukunin na lutuin, hindi. Diyan lang yan. Try kong maghanap ng ibang pinheads. Baka may mga pinheads yung iba. Tinatabunan ko yung worm bin kasi ayaw nila ng maliwanag. Gusto nila ng parang paraging gabi. Yun, may nakita ako. Mga pinheads. Pinheads ng oyster at pinheads ng ibang species ng mushroom. Dako naman tayo sa tanim kong bulaklak. Ito lang ang tanim kong hanging plant. Periwinkle, binka. Ano pang pangalan nun? Ito, experiment ko. Gusto ko lang tingnan. Papaya, nilagay ko sa ginawang hanging plant. Yan, nabaha yung asola ko under gabi. Yan. Umapaw sa pond. Hindi na makita ang pond. Dahil sa diyan, maganda yung gawing peace pond yan guys, pero wala lang kaming isda. May makupagunan naman sa DA, pero pahirapan dito sa barangay namin. Nagtry akong pero mahirap. Wag na lang. Ito yung cement pot na DIY ko. Try kong basagin. Hindi mabasag. It means okay na siya. Natamnan. I-print. Tapos tamnan na ng gusto mong plant na itanim. Kasi matigas na. Kahit tapakan pa yan ng kalabaw.
Hindi na yan maano, masira pa. Yan. Matigas na. Gusto ko pang magkawa ng madami kasi madami akong i-transplant ng mga tanim. Bulaklak. Mahal kasi mga pots. Yung mga plastic na pots. Yan, si Asula. Magandang tingnan. Gusto ko tingnan yung nag-apaw siya ng parang ano, nababaha. Update sa kamatis ko na malapit sa kalsada. Yan, namumulaklak na sila at saka may bago ng purus na bunga at ano, wala ng bottom and rot. Blossom and rot. Yan. Yung may itim sa puwitan ng kamatis, yun. Yun ang sakit nito noon nung hindi ko pa nilagyan ng chalk at saka yung crush na eggshells. Yan lang muna guys yung ano ma-share ko sa garden ko. Salamat sa panonood. Try nyong i-check yung ibang video ko. Baka may gusto kayo na matutunan pang iba.